Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Tungkol naman sa pagbunyag sa pagkakakilanlan ng kliyente, sinipi ni Maestrado Davide ang American Jurisprudence. Pangalan o pagkakakilanlan ng kliyente. Nakahilig yan, italicized. Kinakailangan ang pagkakakilanlan ng kliyente. Bakit? Bilang patunay sa pagkakaroon ng ugnayan ng abogado at kliyente. Hindi ito sakop ng pribilehiyo ng lihim nilang dalawa. Kaya walang bisa ang pribilehiyo kahit na lihim ang pagpaparating ng impormasyon sa abogado bilang propesyonal at kahit pa nanumpa ang abogado na panatilihin ang lihim. Kung ang tanong sa abogado ay ano ba ang pangalan o pagkakakilanlan ng iyong kliyente? Iyong pangkalahatang tuntunin na yan? General rule? Dapat sundin. Kasong kriminal man o sibil? Nakahilig ulit, italicized. Kung may hindi binubunyag na kliyente na partido sa isang kaso, karapatan ng kabilang partido na malaman kung sino ba ang kanyang kalaban o kung sino ba ang totoong partidong may interes sa kaso. Real party in interest. Hindi lang yung nakapangalan sa kaso, nominal adversary. Pagbunyag sa pagkakakilanlan ng kliyente bilang paglabag sa tiwala. Hindi tinuturing na sakop ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan ng kliyente. Maliba na lang, exception. Kung masyadong marami na ang nabunyag tungkol sa legal na serbisyo para sa kanya o payo na kanyang hiningi na kung ibubunyag din ang kanyang pagkakakilanlan, mabubunyag na rin ang buong ugnayan at ang mga lihim na komunikasyon. Subalit, kahit na nabunyag na ang buong paksa ng ugnayang abogado at kliyente, tinuturing na sakop ng pribilehiyo ang pangalan ng kliyente. Kung maaaring makasama sa kliyente ang pagbunyag sa kanyang pagkakakilanlan, halimbawa gamitin yon laban sa kanya, pinangangalagaan ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan. Basta naka-italicize o nakahilig, walang salik na kumukontra. No countervailing factors sa pag-iral ng pribilehiyo. Sa mga kasong kriminal, maaaring sakop ng pribilehiyo ang pangalan ng kliyente. Kailan? Kung pagpinagsama ang mga impormasyong nasa kamay na ng hukuman at ang pagkakakilanlan ng kliyente, malalantad siya, mae-expose sa pag-uusig na kriminal.
para sa mga gawain pagkatapos niyang at yung naging dahilan para humingi siya ng payo ng kanyang abogado. Pangkalahatang tuntunin, pampubliko o public record ang pagkakakilanlan ng akusado na sasakdal sa kasong kriminal. Kaya, hindi ito sakop ng pribilehiyo ng abogado at kliyente. Subalit, kung sinukuna ng abogado sa mga otoridad ang mga pisikal na patunay na nasa kanyang kamay nang dahil sa ugnayan ng abogado at kliyente, dapat patunayan ng Estado ang ugnayan ng pisikal na patunay at ng akusado. Hindi maaaring umasa ang mga otoridad sa testimonyo ng abogado ng kliyente. Kaya hindi siya maaaring ipatawag para tumistigo kung sino ang kanyang kliyente. Ngunit, hindi pwedeng tumanggi ang abogado na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong humiling na dalhin niya, dalhin ang abogado, ang ninakaw na ari-arian sa mga pulis. May lehitimong ugnayan man sila bilang abogado o kliyente, o wala. Bakit? Dahil hindi legal na serbisyo ang transaksyong yan? O hindi yon sinagawa ng abogado sa kanyang profesional na katungkulan? Pero, kung sinabihan ng kliyente ang kanyang abogado na mukhang dawit sa isang hit and run ang kanyang kakilala o acquaintance, hindi sakop ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan ng kakilala. Kahit na pinapangalagaan ang pagkakakilanlan ng mismong kliyente. Isa pang sinipi ni Maestrado Davide. Pinaliwanag ni Wigmore bakit hindi sakop ng pribilehiyo ang pagkakakilanlan ng kliyente o pangalan ng totoong partidong may interes. Hindi yan ipinaparating ng lihim ng may tiwala dahil kadalasan sa proseso ng kaso pinagpapalagay na dapat yang ibunyag. Hindi akmang payagan ang hiling ng kliyenteng manatiling lihim kung sino man siya. At kasabay niyan, maaring lumahok sa kaso nang hindi nagpapakita. Muli, nakahilig yan ay italicized. Makatarungan na malaman ng bawat partido kung sino ang kanyang mga katunggali. Hindi siya pwedeng pilitin na lumaban ng bulag laban sa mga hindi niya kilalang puwersa. May karapatan siyang maghabla sa mga taong kinasuhan siya ng may mali siya o nanlin lang para malusutan ang kanyang demanda. Karapatan niya, karapatan ng partido na tanungin sa abogado, sino ba ang nagbabayad sa'yo? At tanungin sa testigo, para kanino ka ba tumitestigo? Hindi maaaring gamitin ang pribilehiyo para takasan ang responsibilidad ng kliyente dahil pinili niyang gamitin ang prosesong legal. Kung kinakailangang maglatag ng malinaw na exception sa tuntunin ng tiwala, dapat itong ilatag. Nakahilig ulit, italicized. Ito naman ang nakalagay sa American Law Reports. Pangalan
o pagkakakilanlan. Lumalabas na walang bisa ang tuntunin na pinapangalagaan ng pribilehiyo ang mga komunikasyon sa pagitan ng abogado at kliyente mula sa pagbunyag. Walang bisa ang pribilehiyo kung ang tanong ay tungkol sa serbisyo ng abogado at kung sino ba ang gumagamit sa kanyang serbisyo. Bakit? Dahil pinapalagay ng pribilehiyo na may ugnayan ang abogado at kliyente. Hindi nito sakop ang pagbuo, the creation, ng naturang ugnayan. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.